Hello po sa inyong lahat mga kamatsyas, muli itong inyong lingkod, Coach International Master Roderick Nava. Dako naman tayo dito sa game number 3, dito pa rin sa bakbakan nila Super Grandmaster Yan Nepomniachtchi ng Russia and Russo din na si Super Grandmaster Andrei Esipenko. Nagkapisaan uli sila dito mga kamatsyas. Tingnan na kagad natin ang ginawa dito ni Nepo. Nag-E4, nag-E5 si Esipenko, nag-Knight F3, Knight C6 at dito Bishop C4, Gyoko Piano naman. Nag-Bishop C5, mainline, nag-C3, control sa D4 at B4, maaring mag-D4, maaring mag-B4. Nag-Knight F6 develop, may atake sa E4, nag-D3 lang, ayun, dinipensahan lang. Nag-D6, extra support sa E5 para makadevelop na ang light square bishop. Nag-castle din at dito nag-Rook E1 develop. Nag-A5, ayan, para mapigilan ang paparating na B4 at meron na rin aatrasan ang bishop kapag inatake ang bishop sa C5. Nag-Bishop G5, pin, may pressure sa knight. Nag-H6, neutralize, paalis muna, minintain lang ang pagkakapin at dito hinabol ni Esipenko. Nag-Bishop G3, nag-Knight H7. Nawala nga ang pin, yun nga lang ang drawback dito mga kamatsyas pagka ganitong sitwasyon. Yung pawn sa G5 at H6 ay committed na. Considered na shield ng Black King yan eh. So dito nag-D4, inatake na ang bishop. Nag-Bishop A7, and then nag-H3. So dito, bakit hindi kumapture sa E5? Na tipong pag kumapture ay lalamang ng isang pawn ng puti. Meron kasing G4 muna eh. Okay? So papaalisin muna ang knight para mabawasan ang control sa E5 na halimbawa kung mag-knight D4 saka mag-knight E5. So dito ay timplado pa rin naman ng black. Okay? Kaya hindi nagmadali si Nepo, nag-H3 muna para pigilan ang paparating na G4 at dito nag-H5. Pagka-capture ng pawn sa E5, may G4 pa rin na paparating. At dito nag-knight BD2, hindi na pinansin ni Nepo yan, nag-H4, inatake ang bishop. So dito, eh bakit hindi naman kumapture ang black sa D4? Eh tipong pag kinapture-capture, eh makakalamang ng pawn. Ang gagawin lang ay C takes D4. At halimbawa, kung mag knight takes D4, knight takes D4, bishop takes D4, meron namang queen takes H5. Yan ang timpla naman yan para sa puti. Okay, so balik tayo. Kaya hindi na kinapture yan ni Esipenko. Nag-H4 muna, inatake ang bishop. Bishop H2 at dito nag-G4. Dire-diretso ang atake. Pressure ang gusto. Nag-H takes G4. Nag-Bishop takes G4. At dito nag-Bishop E2. Ayan, para ma-stop ang malakas na pin. Nag-Queen F6. Siyempre, kung kakapture sa D4, ang gagawin lang ay C takes D4. Hindi pwedeng capturing yan dahil pag kinapture, eh, tutukan ang bishop sa bishop, mawa one piece daw ng black dito. Pag kumapture, knight lang ang ipang aatras, ang ipang kakapture, lamang na ng isang yokaba, bigla ang puti. Kaya ingat tayo sa mga ganyan mga kamatsyas sa mga sequence. So ang ginawa dito ni Esipenko, nag-queen F6, nag-knight C4, ayan, para may extra support na ang pawn sa D4. Ang balak ay magna-knight E3, pang-neutralize sa bishop at para makontrol ang D5 square. Kumapture sa knight, Bishop takes F3 at dito nag-knight G5 muna, pinereasure muna ang bishop sa F3. Tanong na naman, bakit ayaw talagang capturein ang D4 na yan? E tipong mapipingasa na, mag-E5 kasi ang puti. Yan ang lalim niya na kapag nag-D takes E5, may bishop takes muna na pagpalagay natin queen takes C6, may knight takes E5, threat ang queen. Then later on, tingnan nyo naman ang sitwasyon ng Black King, masyado ng wasak ang shield, madaling maa-atake yan later on. Okay? So, kaya hindi na pinasok ang ganyang kagulo at nag-knight G5 na lang, nag-knight E3. Ayan na, inispatan na ang weak D5 at G4. May F5 pa, no? Nag-E takes D4 na, tumalon sa gitna, knight D5, nag-queen G7, nag-Bishop G4 para may idea to play Bishop F5, then lulusot ang queen sa H5. Malakas. Kumapture uli sa C3, nag-B takes C3. Bilangan tayo ng pawns. 5 pawns sa puti at sa black ay 6 pawns. Yun nga lang, expose ang Black King. Yan ang mabigat dyan. Nag-Knight E5 para centralize ang knight. May atake pa sa bishop. Nag-Bishop takes knight na. Queen takes E5 and nag-Bishop F5. Gumuguhit ngayon ang paparating na Queen G4 o kaya Queen H5. Malakas na atake yan. Nag-Rook A E8 at kitang-kita ang pag-angat ng evaluation bar pabor sa puti mga kamatsyas. Ang Rook A E8 ay bad move.
Ang tira lang daw na mainam dito ay C6 na lang. Paalisin ang knight na kapag nag-queen G4, may queen G3. Ayun, may sabayan na ganyan. Hindi kasi pwedeng capturein. May sniper, naka-open check. So, gagawin dito, knight F6 check, king H8, and then rook E2. Didepensahan ang pawn kasi naka-threat na eh. So, gagawin dito, queen takes G4, bishop takes G4, and king G7. Knight H5 check, king H6, and knight F6 babalik doon. So, medyo lamang pa ng bahagya ang black dito. Kasi na-exchange na ang queen. So, okay na ang black dito. Okay, pero ang ginawa dito, nag-rook AE8, balik na tayo, nakapasok. Queen H5, may atake sa knight. Nag-queen G7, depensa. Nag-king F1. Ayan, umiwas muna dito si Nepo para walang mga lundag-lundag. Baka matimingan pa ng mga check-check o kaya H3. Pero ang tira daw ditong mainam ay rook AB1. Yan ang tira ng computer na aatakihin ng pawn sa B7. Mas mainam daw yan. Okay, pero balik tayo. Nag-king F1. Nag-C6. Neutralize sa knight. Nag-knight F4. Umatras. Nag-D5, ayan, talagang nagwawala na rin dito si Esipenko. Chinallenge ang E4 pawn, nag-E takes D5, nag-Bishop B8, ah, grabe ang in-between move, oh. Nag-Queen takes H4, kinapture lang, Bishop takes, nag-Queen takes F4, nag-C takes D5, and nag-Rook AD1, atake sa pawn sa D5, nag-Queen F6, Queen G4, ayan, tinapatan na naman, pressure. Ito paparating na threat, mag-F4, nag-queen G7, nag-rook takes E8, rook takes E8, nag-rook takes D5, nag-knight E4. Yan ang huling bitaw na alanganing ginawa ni Esipenko. Ibig sabihin ng tira na yan ay... Blunderation! Ayun, nasigawan na naman mga kamatsas. Kitang-kita eh, oh. Pag knight e4 ay katangkad ng evaluation bar ng puti. So, ang tira lang daw dito ay queen h6. Medyo mahirap nang makita ito. Time check, 2 minutes and 44 seconds kay Esipenko, 8 minutes and 36 seconds pa kay Nepo. Ayan, oh, queen h6 lang daw ang tira eh. Ang binigay na continuation, queen takes g5 check, capture, bishop h7 check, sacrifice, obligadong capturein, then rook takes g5. Ayan, slightly better nga lang ang puti. Ayan, slightly better lang ang puti. So, okay-okay pa ang black dito. Queen h6 lang ang tira. Pero dahil nag-knight e4, ano kaya dito ang pangpasil na bitaw ni Nepo na naparesign sa huling tira? Bigyan ko kayo ng kaunting segundo para ma-impose at pakigess nyo sa ilang sandali lang ay tutuloy kaagad natin. Start! Maraming salamat and congratulations sa mga nakakita. Huling tira, queen takes knight, nag-resign si Esipenko. Bakit? Kasi kung kakapturin ng queen, may check sa d8. Kapag ka humarang, kakapturin lang. So, pag hinarang ang queen, hindi kasi makaangat ang king kasi may bishop eh. So, capture, check, capture, then bishop takes e4. Klarong isang buong pyesa ang lamang. Meron pang extra pawn ang puti. Okay, ibig sabihin, after game number 3, ang score ay 2.5 lang si Esipenko. Talo na kagad sa 4-game scheduled match. Ang maglalaban sa finals ay si world champion Magnus Carlsen and world champion challenger yan ni Pomineshi ng Russia. Sila na naman ang nagharap mga kamatsas sa pangalawang pagkakataon championship, ano? Parang refresh ito sa World Chess Championship, ah. Yan ang aabangan natin sa finals niyan mga kamatsas at ia-analyze kaagad natin ang mga kaganapang mangyayari sa kanilang finals. Maraming salamat po sa inyong matiyagang panonood. Sana natuto kayo dito at muli naglalambing. Sana palike ng ating video at muli iniimbitahan ko po kayong mag-join na become a member sa ating official website. Free lang yon. Official website kamatsas.com. Ito po ang itsura. At makikita nyo ang link sa description below para pagka kayo ay nag-join, makakatanggap kayo ng mga notifications na manggagaling sa ating official website, kamatsas.com. Magsa-sign up lang kayo ng kaunting impormasyon para makasama na rin kayo sa aming SMS blast. Ibig sabihin, pag po kami ay nag-message, lahat ng members ay makakatanggap ng mensahe sa inyong cellphone number. Ayan, pagka meron tayong paparating na mga tournaments at iba't ibang klaseng chess activities ng kamatsas.com. Okay, so join na po kayo sa kamatsas.com.
Muli ito ang inyong lingkod, Coach International Master Roderick Nava. God willing ay magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang videos.